na ito nga. Pero, Iyon. Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. For today's vlog mga ka-farmers ay pupunta tayo sa bukit dahil ngayon ay nag-aani ng palay doon. At mag kukuha din tayo ng mga dayami upang i-store natin o ating i-imbak para naman ipakain sa ating mga alagang baka. So samahan nyo ko mga ka-farmers at let's go! Bago tayo magpatuloy mga ka-farmers, shoutout lang natin ang ating mga kaibigan na palaging nanonood dito sa ating mga videos. Happyville Vlog at si former OFW sa KSA. Maraming salamat mga ka-farmers. So nandito na tayo mga ka-farmers. Nandun yung nag-aani ng palay. So ito, meron tayong dalang jacket kasi kailangan natin yan. Makati kasi yung dayami mga ka-farmers. Meron din tayong dalang tubig inumin para hindi tayo mauuhaw. So ngayon, punta na tayo doon kasi magsisimula na tayong maghakot ng o magkuha ng dayami. Let's go! So yan mga ka-farmers, yung papa ko. Nagsimula na siyang maghakot o manguha ng dayami. So nandun yun sa likuran yung nag-aani ng palay. Ano man? Matinail di ay. So yan mga ka-farmers, dito tayo dadaan, may putik. So, kailangan tayong magtiniil. So yan, naghahakot na sila. Doon ilalagay sa kubo tapos para masilungan. Ito yung mga dayami mga ka-farmers, yan makikita nyo. Buhay pa yung dayami o yung parang damo. So ito ang ibibigay natin sa baka, ipapakain. So ngayon, meron akong isang sako dito, hindi na ako mag-iimbak dito. Ito ay dadalhin ko doon sa aming bakahan at magpapakain muna tayo ng ating mga alagang baka. So samahan nyo ko mga ka-farmers at magpapakain muna tayo. Let's go! Isang beses lang ako nakahakot ng dayami mga ka-farmers. At ngayon ay dahil pupunta tayo dun sa isang area natin na may mga baka at magpapakain. So sila na dito ang bahala na maghakot ng ating mga dayami at ilalagay dyan sa kubo. So maglagay tayo dyan para hindi maulanan yung ating mga stock ng pagkain ng mga baka. So ito ka-farmers, pupunta muna tayo dun sa aming baka at magbibigay tayo ng pagkain niya while iimbak sila doon ng naghahakot ng dayami. So ito lang ang gagamitin natin motor. Yung isa, iiwan muna natin dito. So yun, nagkaputik yung ating paa. Mayroong tubig dito. Himasa muna. So bago tayo babalik doon mga ka-farmers ay kukuha tayo muna ng yan, yung
bukong o yung piho, yung coconut, yung piho sa Tagalog. So magkukuha tayo niyan dito sa aming isang kubo. Malapit na itong matapos. Kulang na lang yung bubong. So kukuha tayo din dito ng yung grill o yung para mag-ihaw-ihaw. Kasi yung mga tao doon sa nag-aani ng palay ay mag-ihaw sila o magsugba ng isda para sila ay magsalusalong kumain ng tanghalian. So magdadala tayo ng bukong ng niyog o shell ng niyog at yung grilled ng sugbaan. Ito mga ka-farmers, yung ating grilled o yung sugbaan, at ito naman yung ating bukong ng niyog na gagawing panggatong. So balik na tayo doon, let's go. Me. So ito mga ka-farmers, yung nakuha nila o yung nahakot nila. Yan. So dadagdagan pa yan dyan. So sila na ang maghahakot o magkukumuha ng mga dayami doon. Kasi meron namang tumulong yung mga tao ng aking ama dyan, nag-blower sila. So dito ay pupunuin pa yan ng dayami para meron tayong stock ng supply ng pagkain ng mga baka. Ito naman yung ating kambing. Me, nag-iisa. So pupuntahan lang natin itong kanilang inani. So medyo basa pa yung lupa mga ka-farmers kasi palaging umuulan dito sa amin. So buti na lang ngayon hindi umuulan, hindi masyadong mainit. Yung iba ay naghahapot pa ng palay, yun sila. So ito yung mga palay na naani mga ka-farmers, yan. So yan yung ating mga palay na inaani. Ito naman yung tinatawag na danya o yung mga palay na walang laman. Yan. Yan, madaling malipad ng hangin. So ipinapakain ito sa mga bibi, pwede din sa manok. Ilalagay din ito sa kanilang sahig as beddings. Yan mga ka-farmers, tatapusin pa lang nila yan na pag-ani, o nakita nyo yung tao doon, nagkukuha pa yan ng mga palay na para i-daan sa blower. Yun. Yan ang ating blower ng palay. Yung separate yung madahon sa palay. So yun lang ang kaganapan dito sa ating munting farm mga farmers dito sa palayan. So nag-aani tayo at nagkumukuha din tayo ng mga dayami para a source of pagkain ng ating mga alagang baka mga ka-farmers. So para hindi tayo mahirapan na kumuha ng mga damo, kasi ngayon mga ka-farmers wala na masyadong damo kasi napakainit ng panahon. So namamatay yung damo, makikita nyo. Kung hindi lang umulan nung isang araw mga ka-farmers ay hindi yan magiging green yung mga damo. So buti nilang umulan at nagiging green na. So yun na mga ka-farmers, salamat sa panonood dito sa ating mga videos at sa mga solid subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyo sa palaging panonood at pagsuporta. At sa mga bago pa lang napadpa dito sa ating channel ay sana mag-subscribe kayo at hit yung notification bell para updated ka sa mga ating future uploads. So maraming salamat mga ka-farmers. See you in my next vlog. Happy farming! Woo! Call me Carl Cheese. Ako na. Diba? Diba na dito nga. Ano na ito nga?
Dira. 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 Maka mag-calcius. Okay. Kulang pa. Yung dugangan. Napilain. Tunga, Ramo. Yan mo rin tunga. Ah, lumiya. Tapos.